Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. So ngayon po ay nandito na naman po tayo sa atin pong daily online Bible study. No? At ang pinag-aaralan po natin ngayon ay yung 9 things that profit. No? So recap lang po tayo. So number 1, righteousness. Number 2, all labor. Number 3, God's teachings. Number 4, gospel preaching. Number 5, spiritual gifts. At yung number 6, yung godliness. At ngayong hapon po ay pag-aaralan po natin yung huling tatlong bagay na nagbibigay po ng kapakinabangan po sa atin o yung last 3 dun sa 9 things that profits. So, okay po. So, dito po sa number 7, sabi po dito yung Word of God, in the Word of God. Dito po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sabi po dito sa NIV, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ang sabi po dito na yung Word of God daw po ay may kapakinabangan po sa atin. At sabi nga po dito sa NIV po na binasa po natin, dito sa version po ng NIV, sabi po dito, all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang Bible po actually ay acronym, no? Kung narinig nyo na po yun, yung B-I-B-L-E. Ang ibig sabihin po nun ay Basic Instruction Before Leaving Earth. Ngayon, binigay po sa atin ang Bible para maging manual po ng buhay natin. Kasi alam nyo po, bago man po natin harapin yung isang problema o isang sitwasyon, ay alam na po yan ng Panginoon. At ang Bible po ay binigay ng Lord para po mapag-aralan po natin. At ang sabi nga po dito sa binasa po natin kanina, na para maging thoroughly equipped po tayo dun sa every good work po na gagawin po natin. Sa easy to read translation po, ang sabi po dito, to those who serve God will be prepared and will have everything they need to do every good work. No, sabi dito, will be prepared and will have everything that they need. No, so nire-ready tayo sa pamamagitan po ng pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Nire-ready po tayo, pinre-prepare po tayo, ine-equip po tayo para pagdating po ng pagsubok ay ready po tayo. Tama po? Amen po. So, equip, no? At alam niyo po, may narinig niyo na po ba yung saying na ano, experience is the best teacher. No, tama naman, no, kasi natututo ka dun sa mali, na pagkakamali, natututo ka. So yung through dun sa experience mo, may natututunan ka. So yun ang sabi po nila, experience is the best teacher. Pero actually po, para po sa akin, no, hindi po yung experience yung best teacher, pero yung salita po ng Diyos, yung best teacher po natin, yung Word of God po na spirit-filled at spirit-guided. Tuturuan po tayo para, kasi po yung salita po ng Diyos, hindi po niya tayo tuturuan na dahil natuto tayo dahil sa pagkakamali po tayo, pagkakamali po natin, kundi tuturuan po tayo para makaiwas po tayo o hindi na po natin maranasan yung pagkakamali. Amen po? So, yun. So, sinasabi po dito na yung salita po ng Diyos, no, ay ito po yung magpe-prepare po sa atin at magbibigay po sa atin ng mga pangangailangan natin para magawa po natin yung mga pinapagawa po ng ating Panginoon. Sabi po sa salita ng Diyos, sa Tagalog version, sabi po dito, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa ang lahat sa mabuting gawa ang naglilingkod sa Diyos.
So, nire-ready po tayo. So, kailangan po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi para po to sa ating kapakinabangan. Tayo po ang makikinabang po dito. Sa example po sa isang estudyante, paano ba natin malalaman ng isang estudyante ay prepared or equipped, no? So, pagdating po ng exam, ang isang estudyante, kapag prepared or equipped, no, makakasagot yan sa exam. Ibig sabihin, nakapag-aral yan, nakapagpahinga yan ng maayos, at syempre, dapat dala po niya yung panulat niya, yung ballpen niya, tsaka yung lapis niya, yung calculator niya, kung kailangan niya. So, ang sinasabi po kasi dito, pagharap po natin sa problema, dala-dala po natin, binigay na po sa atin ng Panginoon yung bagay na kakailanganin po natin. Sabi po dito, we'll be prepared and we'll have everything they need to do every good work. So lahat po ng kakailanganin po natin ay binigay na po sa atin ng ating Panginoon. Amen po. Ngayon po, kailangan po nating mag-aral, no? At sa pag-aaral po natin, ito po ay para sa atin pong kapakinabangan. Hindi po natin pwedeng iasa yung tagumpay po natin, no? Yung tagumpay po natin na hindi natin iasa sa pag-aaral po ng iba. No, dapat tayo mismo yung mag-aaral para tayo po yung maranasan po natin yung tagumpay. Kumaalala po natin kapag may mga training po yung mga manggagawa po natin, yung mga workers po natin, meron dyan, mag-undergo po sila ng memorization. Minememorize po nila yung mga excuses, ano pa ba, yung mukha ni Satanas. Ang dami pong pinapamemorize sa kanila. Ngayon, bakit po kailangan nilang memorizing yun? Kasi para po sa kanila yun. Para sa kapakinabangan po nila. Para pag humayo po sila, ano man po yung harapin po ng mga manggagawa po natin, meron po silang isasagot. Ano man pong itanong sa kanila, sa paghayo po nila, meron po silang isasagot. So, itong Word of God po, no, ay binibigay po sa atin ng Panginoon na, no, ang Bible po ay nandito sa lupa kasi dito po natin ito gagamitin. Amen po. At need natin na mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin aaralin yung salita ng Diyos, hindi natin makukuha o hindi tayo ma-equip sa kung ano man po yung kailangan po nating harapin. Amen po. Ngayon, so yun po yung number 7, yung Word of God. So yung number 8 po, yung chastening, no? Chastening. Ang ibig sabihin po ng chastening is to correct by punishment or to prune, no? Yung pagdidisiplina, no? Or to cause to be more humble or restrained. No, sa Tagalog po, pag pagdidisiplina o pag kokorek, no, pag pagpapalo, ganyan. So dito po sa Hebrews chapter 12 verse 10, sa Amplified Translation po, ang sabi po dito, "For our earthly fathers disciplined us for only a short period of time and chastised us seemed proper and good to them. But He, yung Lord po, disciplines us for our certain good that we may become sharers in His own holiness." Sa salita ng Diyos version po, ang sabi po dito, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nating mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo kagaya niya. Alam niyo po, pwedeng yung chastening ay pwedeng tingnan po natin as negative, no? Pero ito po ay kapakinabangan po para sa atin. Ang correction or ang pagdidisiplina ay masakit, pero ito po ay para sa atin pong ikabubuti. Amen po. So sa mga magulang, no, alam naman po natin 'yan na kinokorek po natin yung mga anak po natin dahil gusto natin na mapabuti po sila. No, at sa mga leaders po, kinokorek po natin yung mga kasamahan po natin dahil gusto po natin na mapabuti po sila. Amen po. Alam niyo po, kami po ay nag-try magtanim, no? Yung urban gardening, no? Nagtanim lang kami sa mga simpleng yung mga mineral water ganyan. At syempre dahil hindi naman po kami marunong magtanim, ay nanood po kami sa YouTube, no, kung paano magtanim, ano yung proper way ng pag-aalaga ng mga halaman. At isa lang po yung napansin ko po sa kanila,
No, ang napansin ko po na kapag yung halaman ay tutubo na, no, tumutubo na at malaki na, malapit na mag-produce ng bunga, lahat sila pinuprune nila, no, tinatanggalan nila ng mga sanga, no. At nakita ko doon sa pagtatanggal nila, almost ang natitira na lang na doon sa halaman ay yung dulo na part. Kumbaga yung mga iba na ano, tinatanggal po nila lahat yun. Kumbaga parang nakakalbo yung halaman. Ngayon, ang point po nung nagtuturo, sabi po niya, para yung nutrients, no, yung binibigay na nutrients dun sa halaman ay hindi masyadong distributed, no, mabawasan yung paglalaanan ng nutrients. Magfo-focus yung nutrients dun sa pagpo-produce nung bunga, para makapag-produce ng maganda, malusog, at madaming bunga yung halaman. So, ang ginagawa po, pinuprune po yung halaman para makapag-produce po ng madaming bunga. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, no, dadating yung time na dadaan tayo dito sa chastening, no? At wag po natin siyang tingnan as negative, kasi ito po ay para sa ating profit, para sa ating pong kapakinabangan. Kasi dinidisiplina tayo, kinokorek tayo, pinuprune po tayo, kasi po ang goal po natin, ang goal po dito ay para mas makapag-produce pa tayo ng madami at maganda at malusog na bunga. Kasi kung hindi tatanggalin yung mga hindi maganda, hindi tayo magfo-focus dun sa kung ano yung pinapagawa ng Lord, hindi natin magagawa kung ano yung pinaka-goal po natin. Amen po. At isa pa pong example, no, kung makikita po natin, napapanahon po ngayon yung gymnastics, no, nakikita naman po natin ngayon yung mga atleta. Alam naman po natin kung paano sila nag-train, at yung mga yan po ay dumaan sa pagdidisiplina. Andiyan yung pwede silang pinapagalitan po sila, no, pag nagkakamali sila, pinapagalitan po sila. Kapag mali yung nakakain nila, pwedeng napapagalitan po sila. Mali yung training po nila, napapagalitan po sila. So, katakot-takot po na training ang pinagdadaan nitong mga atleta pong ito. Pero para sa anong goal po? No, para makuha po nila yung medalya, no, yung ginto. At ganun din po sa bawat isa po sa atin. Huwag po nating tingnan as negative yung chastening, kasi ito pong chastening na ito ay para po sa atin pong profit, no? Para sa atin pong kapakinabangan. So, pag inokorek po tayo, sabi nga po, pag inokorek ka, sabihin, mahal ka. Amen po. So, mahala po tayo, kinokorek po tayo, dinidisiplina tayo, at pinuprun tayo, kasi para po sa atin ito, at hindi po para sa kahit kanino man, no? At even po, no, sa field ng medisina, no, ang mga doktor po, bago po yan maging doktor, ay dadaan po yan sa katakot-takot po na training, katakot-takot po na pagdidisiplina, to the point na nakakailang iyak, no, gusto mo nang sumuko. Pero yan po ay yung pagdidisiplina na yan, yung mga pagkukorek na yan, kasi dadating yung time na haharap yung doktor sa isang pasyente na siya na lang mag-isa. No, wala siyang kasamang iba, siya lang. Alam nga naman po na kapag humarap sa pasyente at nagalit yung pasyente, tumawag po yung doktor dun sa nanay niya at magsumbong. Hindi po pwedeng ganun. Amen po. So, yung chastening po ay para po sa atin pong itong kapakinabangan. At kagaya po ng sinabi po dito sa salita ng Diyos, ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo kagaya niya. So, ang correction po ng Lord ay para po sa ating kabutihan. Amen po. So, yun po. Last na po ito. So, yung grace. No? Number 9, yung grace. Isa pong paboritong definition ko po ng grace ay unmerited favor. No? Pag sinabi pong unmerited, ibig sabihin, kahit wala kang ginawa, ay may pabor ka. Amen po. So, yun po ibig sabihin ng grace. No? Hindi mo kailangan mag-exert ng effort, hindi mo kailangan may gawin, pero andun yung laging pabor. No? At yun po lagi ang binibigay po sa atin ng Panginoon, no? Yung grace, yung biyaya po niya. Amen po. So, ang definition po ng grace, ibig sabihin po, courteous goodwill, not asked for, so hindi mo hiningi, ibig sabihin, freely given, no? Binigay ito ng libre. Sunod, binigay ito sa mga undeserved, no? So, undeserved. So, ibig sabihin, hindi deserving.
Amen. So, and yet, andun yung bigyan ng Panginoon, no, na binibigay pa rin po sa atin ito kahit undeserving po tayo. Amen po. So, lahat ng meron po tayo, tandaan po natin, ay dahil po sa biyaya po ng Diyos. No, at isa po ito sa, nung tinanggap po natin ang Panginoon, ay yung grace po ay isang profit po sa atin. Amen po. Yung biyaya po ng Lord ay kapakinabangan po natin. Amen. So, alam niyo po, yun nga po yung sinasabi nila. May narinig po ako nagturo na ang sabi po, yung grace po, no, ay para sa mga believer, no, pero sa mga unbeliever po daw, no, lahat kailangang ibig, no, kailangang balimusin lahat. Amen po. Kailangan nilang ibig, mamalimus. Amen po. Pero tayo bilang anak po ng Panginoon, ito po ay profit po sa atin na ang biyaya po ng Lord ay sobra-sobra po para sa atin. Kaya po tayo nakakapagpatuloy ngayon ay dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya tayo may lakas ay dahil sa Panginoon. Kaya tayo nakakapaglingkod ay dahil sa Panginoon. Kaya tayo nakakatagal sa mga ministry po natin ay dahil po sa Panginoon. Huwag po natin isipin lagi na kaya ako nakakatagal kasi malakas ako, no? Magaling ako. Hindi po. Lahat po yan ay dahil po sa biyaya po ng Lord. We are undeserved and yet inabot po tayo ng Panginoon. So, ang biyaya po ng Diyos yung problem natin. Lalo kung wala po ang ating Panginoon. Amen po. So, bago ko po i-end itong Bible study po na ito, alam niyo po merong isang kanta na ang title po ay yung Grace, no? Hayaan niyo po na i-share ko sa inyo. Hindi ko na lang po kakantahin kasi mahirap po pag kinanta ko. Ayan. So share ko na lang po sa inyo yung lyrics, no? Sabi po dito sa kanta, sabi niya po, "My heart is so proud, my eyes are so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done." No? Ito po, no? Minsan po kasi tayo, pag may mga nangyayaring maganda sa buhay po natin, pag may mga major na magagandang nangyari po sa buhay po natin, minsan ang iniisip po natin, eh dahil po sa sarili natin. Sabi po dito sa lyrics, "I see the things you do through me as great things I have done." Minsan andun yung pag-angkin natin na ako yung dahilan kung bakit nangyari to. Amen po. Then, dito po sa second stanza, sabi niya dito, "And now you gently break me, and lovingly you take me." So, dadating yung time, iko-correct ka ng Lord na hindi ikaw ang dahilan yan kung bakit nangyari sa'yo yan. Kundi, paparealize sa'yo ng Panginoon na dahil sa Kanya yan kung bakit nangyayari sa'yo yan. Ngayon, sabi dito, "And now you gently break me and then lovingly you take me. You hold me as my father and mold me as my maker." And sabi niya po dito, "And I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down?" Alam niyo po ang Panginoon, every time po na nalilet down po natin ang Lord, nagkukulang po tayo sa Panginoon, grabe po yung grace ng Lord na ipipick up po tayo ng Panginoon. No, sabi po dito sa kanta, "How many times will you pick me up when I keep on letting you down?" Every time na nililet down natin ng Panginoon, andun yung biyaya ng Lord para i-pick up po tayo. Amen po. At ang sabi po dito, "And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound?" Sabi po, "And you answer, 'My child, I love you, and as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace." Ngayon sabi po ng Lord, mahal daw po niya tayo. Amen. At alam po natin 'yan. Sabi po dito, as long as sinisik po natin ang Panginoon, andun ang kasiguruduhan na lalakad po tayo sa biyaya po ng Diyos. So, tandaan po natin na lahat po ng ito, no, lahat po ng nangyayari po sa atin ay dahil po sa biyaya po ng Lord. Nakakatagal po tayo, nakaka-survive po tayo sa maging personal man ito, sa ministry man ito, sa kahit anong aspeto po ng buhay po natin, nakaka-survive tayo dahil po sa biyaya po ng Diyos. Yun po ay sobrang kapakinabangan po para sa atin po. Amen. No, so yun po, kompleto na po yung 9 things that profits
no? So, yun po yung ikapito, yung salita ng Diyos, at yung number 8, yung chastening, at yung number 9, yung grace. Amen po. So, nawa po ay may natutunan po ang bawat isa po sa atin. So, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa tinuro mo sa amin, Panginoon o Diyos. Salamat Lord sa pagbibigay sa amin, Lord, ng walang hanggang biyaya, Panginoon o Diyos. Lord, tunay Panginoon o God, na yung mga bagay na ito, Lord, ay ibinigay mo, Panginoon o Lord, para sa aming kapakinabangan, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, Lord, na sa mga natutunan namin, Panginoon, ay may apply namin ito, Panginoon o God. Lord, salamat, Panginoon. Binibless ko, Lord, ang bawat isang nanonood at nakikinig sa live na ito, Panginoon. Dalayan ko, Lord, yung pagpapala at pag-iingat mo, Lord, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa.